ko po. Childhood dream ko po. Ah, childhood dream. Opo, ay gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood niyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak? Nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, Hilot po, at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Nakita ko po dito sa birth certificate ko po, Hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar? Sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac. Isang na barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. So you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Barangay Virgen de los Remedios. Pamban Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ. Yung katabilang po niya. Nabenta po siya year 2000 phone. Pero sa nangyari po, meron po mga po. Circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, hindi ko po alam na meron po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your workmates, playmates in your very exclusive and close, that you said, and your relatives in China and your father's relatives and the time that you were born, 1986. Hindi naman, okay, walang cellphone, but you must have photos. And yes po. Proof of your homeschooling. Siyempre, pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa noon, hindi pa soft copy eh. Yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Pati po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. What was the situation, Mayor Go, noong 1986 when you were born? Where was your mother? Where were your parents? And sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Nung dahil baby pa po ako noon, lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Ruby Lim po, nakasama ko rin po siya. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, then speak in Filipino. Opo. Briefly please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend. Ay, opo, sorry po ma'am. Thank you, just brief. Opo. Thank you, Madam Chair. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak, ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit na maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga akong malala. Although, ayaw po talaga ma-mention yung work na wala po akong malala, pero wala po talaga akong malala. No, I'm not asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that, any of us. I said 86 to 2005. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Eh, ako nga po, doble ng age nyo, naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag tayo mag-pilosopo po dito. I mean, okay. Obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 2005. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay. Ulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kinukotch ko ng lawyers mo siguro. Just, you know, magkwento, parang kaibigan. Parang napunta si Senador sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napanganak kayo sa farm? How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo? Playmates nyo? Paano yung pamilya? Binibisita ka ng ama mo? Ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaming ko po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. Ako, aaralin pa ng mga abogado. Teka po, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala po pa yata isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasa
nasa loob po ako ng farm, di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. And then tuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However po, pinalaki po ako sa farm. Or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre naman, Mayor, may maalala. 38 ka lang eh. Opo. Oh. Sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal. Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. What I would ask you, Lisa, tell me about your child.